Yes, bayan, narito na lalaki hindi mayaman pero may palasyo naman si Kuya Rica Palacio Jr. Bumabati sa inyo lahat ng isang magandang umaga na may pagpalaid po kayo ng ating poong may kapal. Araw tayo ngayon ng Miyerkules, it's June 30, year 2021. Welcome po sa ating palatuntunan ng ating tuklasin, bayan! At siyempre isang panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong buhay ang muli pinagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating poong may kapal upang tayo po ay muling maglingkod sa kanya sa pamagitan ng paglilingkod natin sa ating bayan. Lalo na sa ating kapwa na walang-wala sa lipunan, may karamdaman at may kapansanan. Ari na mabayan, magsilbi ang bawat isa sa atin na tanglaw ng pag-asa sa mga taong nasa gitna ng kadiliman. Bayan, marami tayong tutuklasin at unang-una, yung nabalita sa national na kababayan natin na inspiring, isa sa mga inspiring teachers sa buong Pilipinas. Magang maaga pala, nandito na si Ma'am. Ano, kakausapin natin at para malaman natin at siya ay ma-recognize po natin sapagkat bibihira ang ganito pong mga parangal. Pakirecord mo. Ito po, nandito sa atin. At syempre, mamaya, okay na? Oo, mamaya po yung mga update natin na mula sa Provincial Hospital sa launching po ng Malasakit Center. Update po tayo and of course yung bagong programa ng ating First District Congresswoman na Josie Banning Tallado na talagang tuloy-tuloy ang serbisyo, hindi humihinto, hindi nagbabago. Ano po? Okay, kausapin na natin si Ma'am Liza Castañares. Good morning, sir. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas, TWCN-FM 96.9. Okay, ma'am, unang-una, pinapaabot namin ang congratulations sa iyo bilang isa ka sa napili bilang inspiring, tama ba? Opo, sir. Oo, ibig sabihin ikaw ay nagsisilbing inspirasyon ng ating mga kaguruan, mga estudyante, at mga magulang. Mamaya pag-uusapan natin na paano pa sumali diyan, ano ba yung criteria, gaano kahaba yung kung na yan, proseso diyan. Siguro pagpakilala mo na si Ma'am Liza. Ang tawag sa iyo, Ma'am, anong palayaw niyo? Liza ho or Liz? Liz na lang. Taga saan po kayo, Ma'am? At nakatira ho ako sa Barangay Mabiluuno sa Kasalukuyan pero ipinanganak po ako sa Barangay Mabiludo sa Kaparehong Bayan po, sa bayan po ng Lapu. Okay, gaano katagal na kayo nagtuturo? Ika-siyam po, na 9 years na po nine ako years. Sa service. Oo, sa anong grade level po? 7 to 9 po. 7 to 9. Sa ang school? Sa Aniceta de Lara Pimental High School po. Ang aming paaralan po ay matatagpuan sa Barangay San Antonio sa Bayan ng Lapu. Ah, sa San Antonio. Okay, alam na natin yung San Antonio. Papasok pa yan eh. Yeah, kakaliwa. Pero nandun lang sir kami sa may Provincial Road. Ano? Tanaw nga doon. Gaano karami yung mga estudyante roon? Sa ngayon po, sir, ay nasa 360 plus po. Oo, parang bago lang yung mga building nyo doon, ano? Apo. Oo, anong particular na grade tinuturaan po ninyo? Grade 7, 8, and 9, mathematics po ako, junior high school. Tatlong grades ang tinuturaan nyo, apo, 7, sir. 8, 9? Apo, sir. Oo, yung math na yun yung ang iniiwasan kong subject noong elementary. Oo, may mga akong kasi talagang ako yung mga doon sa mga gagaling sa math. Ano, parang kwan lang, simple-simple lang kino-compute yung mga problem sinosolve. Pero ako, pag may problema na sa math lang. Okay, ma'am, kwentuhan niyo po kami. Paano ba sumali dyan sa inspiring teacher na yan? Anong proseso? Anong dinaanan yung proseso? Sige po, sir. Noong nakaraang Marso po ay nakatanggap po ako ng message dun sa former TIC po ng aming paaralan. Ito po ay kopya nung
invitation letter mula sa Saseda Youth Lead na pinangungunahan ni Mr. Dave G. Saseda. Mm-hmm. At sinabi po nung aming TIC na sumali po ako dun sa competition. Hindi po ako yung typical na guro na palagi ang sumasali sa mga competition. This is my first time to join a national search. Ano tong sponsor na ito? International ba ito? National search, sir. National. Hindi yung sponsor mismo nito? Anong nabanggit nyo kanina? Saseda Youth Lead. Connected siya. Anong particular na ahensya na nakakonek siya? Under Office of the President. Ah, okay. Bibihira ay yung ganyan kasi. Parang ngayon ko lang narinigin ang ayang search for inspiring teacher. Ito po ay nagaganap since 2013. Ah, 2013 pa. Pero first time mo lang na sumali. Yes, sir. Ano yung mga criteria dyan? Bigyan ko lang po ng background dun. Sige, sa... The Saseda Youth Lead conducted a national search for most inspiring teachers of the Philippines with a theme, "Through our teachers, we see our future, and through their good deeds, we prosper as a nation." Bali, nagkaroon po ng tatlong criteria para sa competition na ito. Ito po yung the way or the path. Simula kung paano ka naging bata hanggang sa makapagtapos ka ng pag-aaral. Mm-mm. The truth, yung katotohanan sa buhay mo. Bilang tao at bilang bahagi ng komunidad at kung paano ka naka-inspire ng mga bata. Mm-hmm. At yung life, yung buhay mo, kung paano ka nakapag-build ng community at kung paano ka nakipag-build ng partnership at kung paano mo dinala ang layunin ng mga United Nations. Okay. Parang itong tatlong itong word ay mula ito doon sa Bible verse. Ano, yes, sa sinabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life." John 14:6. Ano po? Napakaganda. Religious group ba yung sponsor? Yes. Ah, kaya pala. Ngayon, ma'am, kailan nagsimula yung proseso? Nagsimula po yung competition pagpasok ng Abril. Ah, April. Natapos po ito ay katapusan ng Mayo. Anong sinasabit na mga documents? Nung una po, nomination letter permado po ng aming Schools Division Superintendent, mm-hmm, Ma'am Nympha. And then, may pinipill upan pong form. Okay. And then, isasubmit mo po yung iba't ibang documents, mm-mm, na hinihingi po nung grupo, nung organizer nung competition. Katulad po nung mga achievements po, recognition na natanggap mo. Mm-mm. At kung paano yung mga programa mo, okay, na binild ay nag-run sa community, mm-hmm, po. Walang face-to-face na interview? Virtual, sir. Interview. After the submission of all documents. May tatlo pong naka-assign sa akin na i-assess po ako. Tatlo po sa katauhan po ni Mr. Dave G. Saseda, ang founder and chairman po ng Saseda Youth Lead itong competition na to. Ni Mr. Zacarias Mansing, ang Henny Lopez awardee po. Mm-hmm. And then si Ma'am Maylene Daklan, nakabase po siya sa Melbourne, Australia po. Oh, pero in Melbourne, di tala na palaban si mga nakatago mo dyan na English words. O gaano katagal yung interview? Yung isang interview po ay nagra-run ng halos 1 hour po, mahigit. Ah, bawat isa, di ibig sabihin na marunos 3 hours kang in-interview. Iba't ibang araw yun, sir. Ah, iba't iba, hindi isang araw. Hindi isang araw po. Usually, ano mga tinanong sa'yo? Marami po ang tinanong kung paano. Yung una po, dun po kay Sir Dave G. Saseda, kung paano ang nabuhay ako bilang ordinaryong bata hanggang makatapos ako ng pag-aaral. Sa kanya po yung buhay. Yung biography mo pala. Opo. Dun naman po kay Sir Sakman Singh. Oo. Tinanong niyo po, may kaugnayan naman po sa pagmamahal mo sa bata, okay, sa pagtuturo mo. At kung paano ka rin nakabuild ng community. Ganun na rin po kay Ma'am Maylene Daklan. Ganun rin po yung nag-run dun sa interview po. Ah, okay. Ganun din sa documents. Yun din ang mga sinuport mo. Apo. Yes, sir. Ma'am, bigyan nyo kami ng halimbawa. Paano nyo ba nagiging inspiring ka dun sa KWAM? Anong ginagawa mo sa mga estudyante para sila ay ma-inspire sa kanilang pagpasok? Siguro, sir, i-share ko lang kung paano ako na... nakatapos ng pag-aaral. Ah, sige, muna, unahin natin yun. Opo. Background mo. Para doon kasi, doon po kasi nag-start kung paano ako nakasama doon sa most inspiring teacher of the Philippines.
Ako po ay anak ni na Ginang Sofia Rafreyasis Tubong Mabiludos po and okay. Mr. Levi Diana Villa Flores Tubong Bagakay po sa Kaparehong Bayan. Mm-hmm. Subalit, noong pong ako ay 1 year old, ay namatay ang aking ama mm-hmm. sa isang car accident. Ang kanya pong dinadrive na 10-wheeler truck ay nalaglag sa bangin at nagkaroon siya ng internal hemorrhage. Dahilan kung bakit siya namatay. At simula po noon ay nasaksihan ko kung paano yung hirap ng aking ina, kung paano kami matutustusang magkakapatid para maging maayos yung buhay. Ito po yung naging inspirasyon ko para magpatuloy ng pag-aaral. At hindi po ako naging normal na bata. Hindi ko po naranasan yung maglaro kasi naging laman po ako ng Labo Public Market simula pa lamang sa batang edad. Nagtitinda ho ako ng plastic at kalamansi sa dati baga po ay ang public market pa ng Labo ay nasa taas yung bilihan ng mga isda. Laman ho ako nung palengke tuwing araw ng Sabado at Linggo. Nakikipagtsanggihan ho ako, nakikipagbalatan ho ako ng... Ilang edad mo pa lang noon? Elementary, sir. Okay. Laman na ho ako ng palengke, nakikipagbalatan ho ako ng paanang manok. Nagtitinda ho ako ng binalatang pinya sa bawat sulok ng bayan ng Labo. Meron ho ako doon mga kilala ng mga manininda. Yung iba naman ho ay tanim ng lolo't lola ko. Okay. At ilang taong kang ganun ang tapos? Hanggang high school, sir. Mm-hmm. Tapos po nung high school po ay si nanay ho ay naging katulong at labandera ng iba't ibang may kaya at mayayamang pamilya sa bayan ng Labo. Yung nanay ko rin ho ay naging bahagi at tagapangalaga ng mga bata sa Our Lady mm-hmm. of Guadalupe Orphanage sa bayan din po ng Labo. At naging kanlungan din ko po nung high school ako ang Dr. Alegre Hospital po sapagkat ang aking ina po ay naging tagapagluto ng mga pagkain ng mga pasyente sa isang hospital sa bayan. Kasama din po ako pero dun po kami tumira sa isang hospital room doon gamit yung hospital bed. Pero nagpapasalamat po ako kasi naging kanlungan ko yon para makasurvive sa buhay. Nagkaroon man po ako ng pagkakataong magkaroon ng stepfather pero yun po yung naging madilim na bahagi ng buhay ko na naging dahilan ng hindi na magpatuloy ng pag-aaral yung mga kapatid ko. Pero yun po yung naging inspirasyon ko para magpatuloy sa buhay at hindi gawing dahilan yun para mapariwara ako sa buhay. Pangilan ka? Bunso po ako sa magkakapatid. So ilan kayong lahat? Apat po kami magkakapatid. Ikaw lang ba nakatapos o yung mga kapatid? Ako lang po yung nakatapos ng pag-aaral sa apat na magkakapatid. Nag-aral po ako ng Bachelor of Science and Secondary Education sa Camarines Norte State College. Pinasukan ko po ang iba't ibang scholarship programs tulad ng Commission on Higher Education. Naging varsity player din po ako ng Camarines Norte State College. Badminton po. Nagpapasalamat po ako kay kung nakikinig man si Sir Helio Kimno ng Camarines Norte State College. Siya po yung pumili sa akin para i-train niya na maging badminton player kahit hindi po ako marunong humawak ng raketa or shuttlecock po. Pero tinagaan po niya ako na at yun po naging daan para makalibre ako ng tuition fee. Di ilang taon ka naging scholar? Apat po. Hanggang makagraduate ka? Hanggang makagraduate po ako ng pag-aaral. Malaking tulong po yun kay nanay para ang isipin na lang niya ay ang pang-araw-araw naming gastusin at ang pamasahe ko simula Labo hanggang Daet po. Okay. And vice versa. Apat na taon sa college? Yes po, sir. Yun ang yun ang naging susi mo para makapagtapos. Yes. Anong kinuha mong kon? Education? Yes po, major in mathematics. Major in mathematics. Okay. Tapos after nung makakapagtapos ka, nag-exam ka sa LET. Nag-exam po ako ng LET at nagkaroon po ako ng pagkakataon na maging volunteer teacher ng Aniceta Dilara Pimental High School. Opo. Ito po ay isang bagong usbong na paaralan sa bayan ng Labo na pinilit na maitatag ng 4 barangay sa bayan ng Labo po sa pangunguna ng Mabiluuno, Mabiludos, Barangay San Antonio at Barangay Lugi po. Okay. Ngayon po sa take 1 mo nakapasa ka na kaagad. Nang salit. Ilang kuwan ka ng volunteers? Ilang buwan? 1 year po. And then the year after po, naging permanenteng
kawani na po ako ng kagawaran ng doon na mismo sa Anita. Doon na po mismo. Nagsimula po kami sa covered court ng Barangay Mabilu Uno. Ah, wala pang building. Wala pang building. Pero may lupa na po kami ng time na yon. Building lang po ang wala. Pero nagsimula po kami, tatlo po kaming volunteer teachers. Okay. At may 60 po kaming enrollment. Okay. Di, ikaw na yung tumutulong din sa nanay mo. Sa ngayon, sir, hindi niya na kailangang mag... Yung mga kapatid mo, may mga asawa na rin. May asawa na po siya. Kanya-kanya ng pamilya. May asawa na po sila. Oo, ganun din, ikaw may asawa na rin. Opo, may asawa na rin. Wala pa po, sir. Bago lang. Okay, ngayon, sundan lang natin, nagsimula ka doon sa biography. Sunod, ano nang sunod na doon sa criteria? The life, the truth and the life po. Oo, and paano mo naman na i-applyan dito sa mga kabataan, mga estudyante? Nung pong maging volunteer teacher po ako ay parang sinasama na po ako ng teacher in charge ko sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makatulong po dun sa mga bata na aming pinaglilingkuran. Ito po, ang una po naming, ang una ko pong na-experience ay ang maging bahagi ng pagpapatayo ng makeshift classroom. Okay. Para sa aming mga mag-aaral, katuwang ang mga punong barangay ng apat na barangay, ang mga, ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Labo, ang GPTA at ang Philippine Army po. Nakapagtayo po kami, kasama ko po si Mr. Ivan David at ang aking dating teacher in charge, Mr. Danilo Bonsai. Doon po nagsimula at nagkaroon din po ng pagkakataon na ako ay maging leader ng paaralan sa loob ng dalawang taon, 2016, 2017, and 2017, 2018, nang mamatay po ang asawa ng aking teacher in charge, ako po yung pumalit sa kanyang pwesto. Ngayon po, naipasa po sa akin ang responsibilidad kung paano kung mas mapapaunlad ang paaralan. Naging bahagi po ako ng grupo na tinatawag na Labuenos in Action Through Empowerment Group. At under this group po, meron po kaming programa na Friendship Across Cultures. Dahil po sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Labo, nakilala ko po ang isang guro na nagtuturo sa South Korea po. At nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap siya at makapag-build ng friendship and partnership kung paanong mas makakatulong yung mga programang aming binubuo sa mga bata dito sa Labo at sa mga bata din doon po sa Facebook. Na-meet ko po siya personal. Taga dito po siya sa Tagalabo po siya, Tagalabo po siya. Guro po siya sa Chadwick International School sa South Korea po. Okay. At doon po nagsimula yung iba't ibang proyekto na pinakikinabangan hanggang sa kasalukuyan ng mga bata namin. Ang mga goal po ng mga programa na aming binubuo ay naka-anchor po sa United Nations Sustainability Development Goals katulad po ng no poverty, okay, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, climate action, and partnership for the goals po. Ibahagi ko lang po sa lahat ng nakikinig at sa mga kapwa ko guro na nagkaroon po ng iba't ibang programa na nakatulong ng higit, hindi lamang sa buhay ng mga bata, kundi yung iba pang tao sa komunidad na kinabibilangan ng aming paaralan. Okay. Meron po kaming school-based feeding program para sa mga batang pumapasok ng paaralan na halos walang laman ang tiyan. Yung pong mga mahihirap na mga bata. Nag-serve po kami ng free breakfast and lunch para sa mga bata sa loob ng dalawang taon. At ito po ay yung pagluluto at pagsiserve po ng feeding program, ginawa po naming maging bahagi yung mga magulang mismo ng mga benepisyaryo ng program. Sa kanila po namin binibili yung mga gulay. Sila rin po ang nagluluto ng pagkain ng kanilang mga sino anak. Sino nagko-contribute nung pera? Ang fund po ay galing po dun sa partnership na na-establish namin sa Chadwick International School. Opo. Tapos po, nung magkaroon po ng pandemic, hindi magiging possible na magkaroon ng kumakain yung mga bata sa paaralan sapagkat bawal pumunta ang mga bata sa school. Kaya po, ang ginawa po namin ay nagkaroon po kami ng modified school-based feeding program kung saan ang mga magulang po ay kukuha ng module sa school. Kasabay po nun ay kukuha sila ng food pack na naglalaman po ng bigas at iba pang mga makakatulong sa pangkain at araw-araw ng mga bata. Pagdating naman po, sir, sa
Kaninong idea yun sa'yo mismo? Obvious. Talaga nga naman, nakakatawa naman. At nagkaroon din po ng pagkakataon, hindi lang po ako Sir Ha, meron din po ako mga katuwang na mga guro. Pero ang ibig ko sabihin, saan nagmula yung idea? Yung proponent po, ako po yung proponent ng program. Oo. Meron din pong pagkakataon na nagkaroon po ako ng proyekto. Maswerte po kami kasi may international partner pong na-establish yung, na-build namin yung strong partnership. Meron po akong nakuhang fund para makapagbigay naman ng transportation allowance sa mga bata. Meron po kaming 50 na tumatanggap 50. Ng 30 pesos per day. Ayun po ay, doon naman sa mga batang naglalakad ng malalayo na pwede silang nanalilate sa pagpasok sa school. Okay. At na-providean po sila namin ng 30 pesos. For how many years yun? One lang po, one year. Po. Di simula nung mabigyan sila ng assistance sa pamasahe, hindi na sila nalilate. Yes sir. Yun po yung, yun naman po yung parang agreement, yun yung agreement na nabuo. And then po, nagkaroon din po ng pagkakataon na yung pong isang magulang sa Chadwick International School, sa tulong na rin po ni Ma'am Rosana Lozara, gayon po yung guro dun sa Chadwick, ay nakapagdulot po kami ng, ay nakapagbigay kami ng solar panel po para sa mga bahay ng mga batang gustong gusto talagang mag-aral at nasa mga sa with honors or with high honors na wala silang kuryente sa kanilang tahanan. Nakapagbigay ho kami ng solar panel at water filter and gas stove para sa kanilang pagluluto. Ilang family yon? More or less 10 po. Okay, ano. And then nakaka-inspire talaga yung ganung mga ginagawa. Meron din pong yung school po namin ay dating walang library. Sa tulong po ng Chadwick International School, kami po ay nabigyan ng mga bagong libro na ito po ay yung mga libro na ginagamit ng pribadong paaralan. Okay. Yung provided po ng mga Rex Bookstore. At yun pong libro na yun ay maganda para sa makapagdulot ng higit na kalidad, makakuha ng bata yung kalidad ng edukasyon na dapat nilang matamasa. Sa lahat bang grade level yung Nabigyan po ng apo nagagamit po. Nagkaroon din po ng pagkakataon. I-share ko lang, sir. Sige. Medyo nagkwento na po ako. Okay lang po. Mayroon nga po ang gusto namin na maikwento nyo sa amin yung ginawa po ninyo para magsilbing inspirasyon pa doon sa iba. Nagkaroon din po ng pagkakataon na magkaroon ng na mabuild ko yung partnership sa tulong din po ng ibang kaguruan sa Dagit National High School, Labo Science and Technology High School, na makapag-partner po kami sa Warang Foundation po. At yun po ay kumpanya. Yung pong president ng Warang na yun ay presidente ng isang computer. Sige po. At nakapag-provide po sila ng sa aming school po, ng almost 2 million worth of gadgets po na pinapakinabangan ng mga bata po. Okay, ano? Okay, babalikan natin yan, ma'am. Babalikan natin yan. Very inspiring na kwento ni ma'am. Kaya nga siya ay naging isa sa most inspiring teacher throughout the Philippines. Pagkalipas lamang po ng ilang saglit. Ang dami kong nakwento, sir. Pero nahirapan si ma'am. Ang dami kong nakwento, sir. Yes. Ito na lang sa akin. Okay, nababalik ko kunin mo na SM. Ito na lang sa akin. Ano, matukaw ko na lang, madam? Ay, okay lang kung para kakabela ko nakatayo. Matayo na lang daw siya, SM. Okay na lang para mas na... Kakabela ko, sir, ng salita. Oo, saka yung ano na yung stop. Ang DWCNFM, an affiliate of PBS. Okay lang, sir, makwento? Oo. Broadcasting Service Bureau. Broadcast Services, Radyo Pilipinas, 96.9. Kasi pinapahaba na pa ako pas form lang yan. Oras natin na bayan, alas 8:04 na po ng umaga. At inyo pong napapakinggan ang ating bisita ngayon na si Ma'am Liz Castañares, ang isa sa most inspiring teacher ng buong bansang Pilipinas. At babalikan natin po yung pakipagpanayam natin kay ma'am. At nakaka-inspire talaga yung kanyang mga kwento. Okay, ano pa ma'am yung gusto nyong idagdag para tala magsilbing inspirasyon? Itong ginawa po ninyo talagang kakaiba. Kami ay humahanga dyan sa ginawa nyo sapagkat itong ginawa nyo ay para sa kapakanan ng mga estudyante at ng komunidad. Malaking bagay po para sa akin na may international partner kami kasi nakakakuha kami ng support
para sa ikauunlad ng aming mga mag-aaral. Isa pa kung gusto kong ibahagi, maliban po dun sa iba pang naibigay na, ay nakapag-donate po ang Chadwick International School ng Homeroom Economics Laboratory with complete amenities po sa aming paaralan. At ito po ay napapakinabangan ng aming mga mag-aaral sa tulong ng aming TLE teacher na si Mrs. Lizelle Hernandez. At nahulma po ang skills ng mga bata sa pagluluto. At yun po ay naging paraan o naging daan upang matuto yung bata at magkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay. Yung pong pagluluto ng mga cupcakes, pagbibake ng iba't iba, ay nakatulong po sa pamilya ng mga bata. Natuto na po silang grade yung mga grade simula sir grade 7 ay tinuturuan na po na sila. Opo. Oo, di marami po, maraming mga estudyante ang natuto. Mm-hmm. Parang ang ginagawa po namin sir ay ini-involve namin talaga yung mga bata, hindi lang kami naka-focus sa parang tanggap lang kami ng tanggap sa porque mayroon po kaming partner international school. Ang gusto po at ang purpose po namin ay makapag-build din ng mga leaders dun sa mga bata po. At hindi habang buhay kaming aasa dun sa meron po kaming partner school. Kailangan naming mabuild sa kanila yung pagiging independent po. Di dun sa parang livelihood yung itinuro niyo sa mga bata, di ibig sabihin na ipinagpatuloy na yun. Mm-hmm. Naputo lang po yun nung nag-pandemic. Pero yung mga bata po, nakakatuwa po kasi nagtitinda na po sila, naging hanap buhay na nila yung itinuro at ibinahagi ng paaralan. At yun po ay hindi naman magiging posible, kung wala kaming homeroom economics building na may kompletong kagamitan. Okay, siguro maging yung mga bata na ituro din sa mga magulang yung natutunan nila. Opo sir, isa pa po ay yung paggawa ng basahan. Yun po yung pinakamadali, yung mga used clothes. Yung mga bata po, nagtitinda sila ng mga basahan. At yun po ay turo ng paaralan. Hindi lang po kami basta yung humihingi lang kami. Tinuturuan din po namin yung mga bata na kumita sa pamamagitan ng sarili nila. At yun po ay nabahagi din namin sa mga international students nung bumisita sila. Ang ginawa po nila ay nagawa din po sila nun kung ano yung ginagawa ng mga bata namin dito. At naglako din po sila. Tininda po nila yung ginawa nila. Ay, anong kumusta man yung feedback ng kita ng mga bata? Nakatulong po yun ang higit sa kanilang pamilya, lalo na na magkalaman yung tiyan nila sa araw-araw ng buhay nila. Kasi po, yun naman po yung nagiging dahilan lagi ng kung bakit hindi pumapasok yung bata sa paaralan, yung hirap ng buhay na meron sila. Ito rin pong mga bata na ito na nabuo naming maging leaders dito po sa Labuanos in Action Through Empowerment Group. Kapag may festival po ang Labo or iba't ibang programa, ay nagtitinda po kami ng kakanin. Parang naada po namin yung goal na gagawa kami ng paraan para kami naman yung makatulong sa ibang komunidad. Ito pong mga bata namin ay nagtitinda ng iba't ibang kakanin at yung pong kita mula doon sa pagtitinda ay itinutulong at nag-aada po kami ng komunidad. Ito po yung mga Manede community ng iba't ibang barangay sa bayan ng Labo. Nagpapakain din po kami doon sa mga bata. Okay, di bawat wala pang pandemya, di ba may mga festivals nga, sa ibang bayan napunta rin kayo. Mm-hmm, opo. Natinda rin kayo ng yung mga kakanin na yun. Yung mga bata po namin nakakapagtinda na po ng sarili ngayon. Siguro hanggang ngayon na nagagamit pa rin na yung skills na itinuro nyo, ano, paggawa ng kakanin, basahan, para makadagdag doon sa income ng pamilya. Masaya ho yun na makaka-receive ka na lang ng mensahe na nagpapasalamat yung bata kasi natuto sila na naging daan yun para makatulong sa kanilang pamilya. May nagpunta dyan ng mga Korean na teachers and students, mga ilan po sila? Nung una sir, nabisita nila kasi po itong friendship po namin sa South Korea, dun po sa Chadwick International School ay nagra-run na po ng 6 years. Okay. Dapat po before nung mag-lockdown, nung unang lockdown po, ay pupunta ulit po ako ng South Korea. Kasama ko po ang 6 na estudyante. Papunta pong Korea. Bakit kaya lang anim? Po ay bakit yung 6?
Mga leaders po. Ah, mga leaders. Halin, yung mga po. Supreme Student Government po, doon po pinipili. Pero, ikaw ay nakarating na sa Korea. Mm-hmm. Yes po, ilang sir. Ilang beses na? Isang beses po nakapunta. Before na magkaroon ng pandemya. Mm, pangalawa ko na po sana yung bago mag-pandemya. Aalis po sana kami ng March 8. Anong nangyari? Bigla akong nag-lockdown. Ay, see. Oh, mahirap naman kasi talaga napakahirap ngayon ang proseso. Mm-hmm. Oo. Di, siguro, after ng pandemya, saka na lang ipuporso yan. Mm-hmm. Ngayon, ma'am, ngayon dumating na nga sa ganito na kailan mo na may gusto ka pa bang idagdag doon sa kwan na dapat malaman ng mga nakikinig at magsilbing inspirasyon pa sa mga estudyante, mga magulang. Ito pong nararanasan nating pandemya at kami po ay nasa modular distance learning. Isa po sa paraan na inisip namin, since po hindi rin naman po kasalanan yung pagka-late ng printing ng modules, medyo, pero dumadating naman po, gumawa at umisip po ako ng paraan, katuwang ang isa naming guro na makipag-partner na naman sa Chadwick International School. Okay. Inisip ko po na gamitin yung mga bata na may mga smartphones. Upang mabigyan sila ng mga flash drives, dun po namin ilalagay yung mga supplementary materials, kopya po ng learning activity sheets para mas mapadaling sagutan ng mga bata. Para naman po dun sa, at nabigyan po kami ng budget ng Chadwick International School na nagkakahalaga ng more or less 100,000 po para po dun sa flash drives. Di lahat na estudyante nabigyan. Halos po, sir. Mabibigyan po. Ito po ay magra-run para sa sunod na school year po. Ah, sa sunod. Natanggap po na po yung mga flash drives na nasa aking pangangalaga na po. Worth 100,000? Yes po, sir. Ang dami. Ilang gig? 64 po. 64 gig. Di sa next school year. Meron na pong magagamit yung may mga smartphones na mas mapapadali nilang makita yung mga learning activity sheets na kahit hindi na muna nila mahintay yung printing ng modules, nauuna na sila. Tapos po, pwede kami mag-download ng mga supplementary materials, mga videos galing YouTube para mas makatulong sa pagsasagot ng mga bata. Okay. Oo, ang galing nyo naman. Talagang, ilang edad mo pala ngayon, ma'am? 31 years old po. 31. Pero mo talagang ang pagtuturo talaga kapag nasa puso, marami kang maiisip para makatulong sa mabilis na pagkatuto ng mga bata, maging inspirasyon ng isang teacher. Di ngayon, ano pa ma'am ang gusto niyo pang sabihin at matanong ako doon sa bandang? Banggitin ko rin sir, baka makalimutan ko na dahil din po dito sa international partner namin, natuto po yung mga bata namin na maidala talaga namin yung goals ng DepEd, which is maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kasi para mahulma talaga sila bilang isang inspiring na mga leaders din po at makapag-inspire ng iba't ibang community sa hindi lang sa bayan ng Labo, maging sa buong lalawigan ng Camarines Norte at iba pang probinsya ng Bicol. Di ano po yung ginawa nyo? Kasi talagang dapat maging makatao, makalikasan na at higit sa lahat maka-Diyos. Anong pamamaraan para yung mga bata ay mapalapit sa Diyos, hindi makalimot? Kasi dapat yun talaga ang pinaka-basic na tayo may pananalig, may takot sa Diyos para takot tayong gumawa ng masasama. Kapag ang bata po ay nahulma mong gumawa ng mabuti at may takot sa Diyos, ibig sabihin po, at mahulma mo yung pagmamahal na meron sa sarili nila at sa ibang tao, dun po yun magsisimula. Okay. Na maging maka-Diyos sila, maging makatao sa kapwa nila, hindi sila gumawa, hindi malihis yung landas na tinatahak nila, at mas masaya palang mamuhay nang wala kang dalang burden sa dibdib mo, na maranasan nila yung maging bahagi din ng pag-unlad ng isang bata. Okay. At yung makakalikasan po, nagjo-join po kami ng iba't ibang programs ng pamahalaan, lokal na pamahalaan ng bayan ng Labo at probinsya po ng Camarines Norte. Tree planting activity po and then clean up drive po sa iba't ibang barangay. At gulayan din sa tahanan. Yun. Makakalikasan siya. Oo, makakalikasan. Ngayon, doon sa barangay ko na yun sa kumbaga may takot sa Diyos, may part ba lang, may subject ba na kumbaga binibigang emphasis yung mga Bible verse? Meron po sir, edukasyon sa pagpapakatao po. Meron po ngayong signatura ba? Opo,
sa junior high school po, simula grade 7 to 10 po, edukasyon sa pagpapakatao. Ano talagang gagamit sila ng Bible? Meron pong bahagi ng libro na tumatalakay dun sa iba't ibang perspective. Okay. Oo, napakaganda. Kasi talaga yun ang hindi dapat mawala eh. Sa dami ng subject, yun ang isa siguro na hindi dapat nawawala. Kasi doon talaga, doon na, kumbaga yun ang magiging gabay ng isang bata para maging law-abiding citizen, magkaroon siya ng bright future. Opo. Ibahagi ko din po nung huling interview ko, sir. Kinakabahan po talaga ako at inisip ko na makakapasok kaya ba talaga ako dito sa Most Inspiring Teachers of the Philippines. Before po nung interview, nag-Google po ako, nag-type po ako ng Bible verse. Ah. At ang lumabas po dun sa pag-type ko ay, "Therefore I tell you, whatever you ask in prayers, believe that you have received it and it will be yours." Parang nabuhayan po ako ng lakas ng loob na ipagpatuloy yung huling interview. Kasi last na po yun, ibigay na yung best ko. Yun po yung naging inspiration ko nung araw na yun. Opo. Bible verse na yun. Opo. O di, yung last interview mo, di okay na yung nasagot mo naman ng maayos siguro yung mga tanong. Opo, sir. Meron po dong bahagi ng tanong na, yung isa po galing kay Sir Sakman Singh na ang sabi po niya ay, "Pabor daw po ako sa mass promotion sa kasalukuyang pandemya ng mga bata." Uh-oh. Na kung pabor ka. Kung pabor ko ako. Anong sagot mo po? Opo. Bakit po? Ang sinagot ko po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po ninyo ituloy ang panonood, paki-like at paki-subscribe na lang po ng channel kong ito, Rick Palacio Jr. TV, upang mapanood pa po ninyo ang mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat po! Ay, hindi kasalanan ng mga bata na magkaroon ng pandemya, lalo na kaming mga guro at ng pamahalaan. Subalit, wala kang pagsisisihan kung ginagawa mo ang lahat para matuto yung mga bata. Nagkakandak po ang aming paaralan ng mga home visitation para bisitahin yung mga bata. At may pagkakataon din po na nagtuturo kami face-to-face, pero sinusunod naman po namin yung health protocol. Nagbibisita po kami, hindi lang para bisitahin at tingnan lang, kumusta ka na anak? Pero nagtuturo po kami. Sa bahay? Sa mismong bahay ng mga bata. May pagkakataon ba na sa visitation nyo, may mga tanong yung mga bata na hindi nila na-intindihan? Mm-hmm. Sobrang dami, sir. Ako din po personally, kapag may bakante po akong oras, ay binivideo ko po ang sarili ko para ituro yung subject na mathematics at kung ano yung content ng topic na yun para mas maunawaan ng mga bata. Okay. Kasi po, pakiramdam ko, mas madaling natututo yung mga bata kapag kaharap nila mismo yung kung sino talaga yung guro nila. Nagbi-video po ako ng sarili. Tapos isinasend ko po sa messenger ng mga bata. Okay. Ganun po yung ginagawa kong tulong para dun sa mga bata. Araw-araw, every other day? Every content po ng topic. Ayun. Opo. Mas maganda kasi yung may video eh. Mm-hmm. Diba? Tapos doon naman po sa mga walang cellphones at hindi makapag-connect ng internet, yun po yung hino-home visit namin. Ayun. Para turuan po ng face-to-face. Susunod lang sa health protocol. Ilan pa ba yung mga walang cellphone pang mga bata? Marami pa po, sir. Marami pa. Mm-hmm. Ibig sabihin na talagang may mga mahihirap pang pamilya rin. Opo. Yan, na hindi pa marami pa po, afford sir. Pa na bumili ng cellphone. Yes po, sir. Mga ilan kaya, more or less? Siguro po ay mga nasa 30% pa ng population ng aming pa. Yun yung binibisita nyo? Apo. Binibisita rin naman po namin yung may mga smartphones po. Kasi nadadaanan din namin sila pag nagbibisita kami sa iba't ibang barangay. Pero priority nyo yung cellphone, sir. Apo. Yung nagme-message na sa iyo na gusto na nilang sumuko sa pagsagot ng module, pero kailangan mo i-encourage yung bata na magpatuloy. Kasi ilan ba yung ganun na parang nadi-discourage na sila magpatuloy? Marami po, sir. Lalo na yung mga bata na nagtatrabaho sa labas ng probinsya natin. May mga ganun pong mga bata. Ganun. Ang ginagawan po ng paraan ng mga advisors na i-encourage yung mga bata na magpatuloy despite the distance, yung hindi sila nakakakuha ng module, sinusuplayan po ng module yung bata through cell phones, pinipicturean po yung module, o kaya po ay nagsisend ng soft copy. Nakakatuwa naman yung ginagawa niyo. Araw-araw may binibisita kayo? Hindi naman po araw-araw kasi naghihigpit din po ang ibig ko sabihin, kaya, alam mo, mga 20 estudyante yan na walang cellphone,
i-schedule nyo ngayong araw, itong lima. The following lima. Naggagawa kami ng schedule, sir, kung kailan kami bibisita. Lalo na po yung mga bata na hindi nakakakuha. Na-identify po namin yung mga bata na parang nalilimitahan na yung pagpa-participate sa pagsagot ng module kung hindi na kumukuha ng module yung mga magulang sa paaralan. Na-identify po namin kasi pinapaperma po namin yung mga kumukuha. At kapag may hindi na kumuha, yun po yung subject for home visitation namin po. Mayroon palang ganun. Marami pa po, sir. Marami pa rin. Kumusta naman ang nang bisitahin nyo? Nagkakaroon sila ng parang nabuboost yung moral. Ay, okay naman sila. Opo, sir. Gusto ko ipagpatuloy po na lang kayo, tumutulak sa kanila para ipagpatuloy. Yes po, at hindi mo naman pwedeng i-discourage yung mga bata na, ay, wag ka na nga talaga anak magpatuloy kasi ang hirap ng ng sitwasyon. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan nating sa kabila ng nararanasan nating pandemya, kahit miss na nila yung face-to-face at tanong sila ng tanong kung, ma'am, kailan na po magkakaroon ng face-to-face, kailangan natin silang encourage na magpatuloy. Di, siguro karamihan dun sa mga bata, baka wala nang magulang, walang hanap buhay yung magulang, kaya nagtatrabaho sila, tumutulong. Opo, yung iba naman po, sir, ay wala rin kapasidad ang mga magulang na personal nilang turuan yung kanilang mga anak. Sapagkat yung iba din po ay hindi nakatapak ng pag-aaral sa elementary or sa secondary po. Oo. May mga pagkataon ba na pagbisita nyo sa bahay, wala yung magulang at nagtatrabaho? Minsan din po nagkaroon kami ng pagkakataon na mismong yung bata ang wala pagbisita namin. Yung magulang nasa bahay. Opo, yung magulang yung nasa bahay. Nagtatrabaho yung bata? Yung opo. Ay, kawawa man. Ano, mga murang... Siguro po ay... Wala na rin naman, sir, choice yung iba kasi sa hirap, mas humirap po tayo ngayong pandemya ay walang naging ibang option yung iba kundi talagang magpursige. Pero kakausapin mo po yung bata, i-message mo. May mga bata bang wala nang mga magulang? Opo, sir, meron po. Meron din po. Sino na lang ang kumukupkup sa kanila? Lola, lolo, tiyuhin po. Mga tita. Maaring may mga magulang din na buhay pa naman pero nagkahiwalay, naiwan yung mga bata. Ang naaapektuhan ng lubos ay ang kanilang mga anak. Yes, kawawa talaga yung mga magulang. Pero nakakatuwa mo, marami ka nang naibahagi. Nakakatuwa yung ginawa niya. Talagang karapat-dapat kayo maging inspiring, most inspiring teacher. Ngayon, doon sa proseso, after na nung interview, kailan nyo nalaman na kayo pala ay kasama na sa inspiring teacher? Yung huling interview po, after 2 weeks, malalaman na yung result. Pero kinakabahan po ako kasi wala pa akong natatanggap na confirmation letter mula dun sa organizer ng search. Inisip ko na lang ho na in God's will kung ibibigay niya ito sa akin, ipagkakaloob niya talaga ito. Isang gabi ho, bumukas ho ako ng email ko, ng mail ko. At nakita ko ho yung title ng isang message, confirmation letter. Tapos inisip ko, hala, ito na. Tapos nagkaiyak po ako nung time na yon nung mabasa ko yung content po nung letter na isa po ako dun sa awardee ng Most Inspiring Teachers of the Philippines na mula sa 1,000 naglaban. Natira na lang po kaming 30 na yun na po yung titulo namin. 30 kayo? Opo. Dalawa po kaming Bicolan. Bicolano. At taga saan yung isa? Taga Virac, Catanduanes. Catanduanes. Ay, congratulations sa mga Bicolano lalo na. Ngayon, yung awarding, kailan na ginanap? Gaganapin pa lang po ito sa Dumaguete City sa July 20 to 22 po. Di pupunta kayo doon personally? Opo, pupunta po kami doon, face-to-face po. May formation training pa po. Anong award ang tatanggapin nyo kayo? May idea ka na ba? Doon po sa mga previews na nag-stock ako doon sa, doon sa page nung nag-handak nung search, plaka yata po, sir, or medal yung tatanggapin po at sertipiko ng pagkilala po. Oo, sa bagay. Pero kung may karagdagan pang cash, much better. Para, kumbaga, yung kung sakali ay magamit mo pa para makapag-isip ka pa kung paano pa makapag-isip. Ang layunin ko rin po kung bakit po ako dadalo dun sa award, sa formal awarding ceremony ng Most Inspiring Teacher ay upang ma-share ko or maibahagi dun sa mga kapwa ko inspiring teachers yung mga programs na meron ako at mai-adapt ko naman yung meron sila. Parang magaganda rin po yung magaganda po talaga rin yung mga programang meron sila na sabi ko sana may magbigay sa akin ng ng pagkakataon
na magaya ko or makopya yung program na meron sila dapat, para madala ko dito sa lalawigan ng Camarines Norte po. Dapat may marami kang USB-ing dala. Sige lang, kopya mo ng mga best practices. Yes po, sir. Yes po, sir. Makakatulong ng malaki. Sharing na lang at kung ano yung pwede rin adapt from you, ay di magagamit din nila. Di sinong kasama mo niyan sa awarding? Nag-request po ang aming school's division superintendent na samahan po ako ng aking officer in charge na si Mr. Jefferson Aceron papunta pong Dumaguete. Di kayong dalawa? Opo. Estudyante, bawal sumama. Bawal. O itong kasama po, pwede man pwede sumama po para ma-cover? Kaya lang, siyempre libre naman kayo niyan. Ano? Libre po yung sinagot po ng Tulay na Lupa National High School yung aming ticket po, flight ticket po. Yung accommodation naman po and foods ay libre po dun sa pagdating namin. Ang nagiging problema na lang po namin ngayon ay yung swab test po. Required po na kapag tumapa kami ng Dumaguete ay may negative result po kami ng RT-PCR test. At siyempre, pagbalik na dito, hingyan din kayo, hanapan din. Disagot nyo na yun, personal niya, or libre pa rin yun? Naghahanap po kami ng paraan para kung saan kami pwedeng lumapit at humingi ng tulong. Oo, nandyan si Mama Nimpa. Gasino na yan dyan sa school board. Ano, ma-request kay Gob, di ba? Oo. Palagay ko pang nalaman ni... Oo, ni Gob yan. Ano? Oo, sige, ibubulong natin kay Ma'am Nimpa sa kanilang school board. Ano, gasino pa naman yon dahil napaka-anagdala ka ng karangalan, diba? Sa lalawigan, sa Bicol, yung pagkakapili mo na isa ka sa most inspiring teacher. Okay, ano pa ang gusto mong ipaabot? Kasi, pwedeng, siguro magbibidyo naman kayo roon. Mahingi na lang kami ng mga panyo doon, documents. Yes po. Para maisama din namin sa aming paggagawa ng news item, pag-post. Ano, magpo-post ka rin siguro sa FB mo. Anong FB mo, ma'am? Ang pangalan ko po sa Facebook ay Lisa V. Castañares po. Yung name ko lang din po, sir. Oo, di doon na lang siguro kami maghingi ng doon sa awarding, ano, yung mga documents dyan doon. Okay, ma'am, wala na akong itatanong at at least na may gusto ka pang sabihin. Ako ay parang talagang naramdaman ko na ang pagiging inspiring teacher mo. Deserving naman siya. Oo, deserving na deserving ka sa ginawa mo sa totoo lang. Nakaka-inspire ka talaga. Gusto ko lang po, sir, magpasalamat. Okay, sige po. Sa pamahalang panlalawigan ng Camarines Norte, sa lokal na pamahalaan ng Bayan ng Labo, sa apat na barangay na bumubuo sa aming paaralan, ang Barangay Mabilu 1, Mabilu 2, San Antonio at Barangay Lugi, sa aming partners Chadwick International Schools of South Korea, Dagit National High School and Labo Science and Technology High School, sa aking mga mahal na mag-aaral na walang sawang sumusuporta, sa aking pamilya, sa aking nanay, sa aking asawa, sa aming dating officer, teacher in charge ng aming paaralan, Ma'am Mercy de Guzman, sa aking principal po, Ma'am Eleanor Echo, sa aking OIC Jefferson Aceron, kay Ma'am SDS po, kay Ma'am Nimpha Guemo, at sa nagkandak po nung search, sa Saseda Youth Lead, kay Sir Dave Saseda, kay Sir Sakman Singh, and kay Ma'am Maylin Daklan, at sa bumubuo po ng Aniceta de Lara Pimental High School, sa aking mga kaibigan at kasamahang guro. Uh-huh. Alam ko pong marami ang katulad kong guro na nagbubuhos ng lakas at inspirasyon sa mga mag-aaral, hindi lamang sa Bayan ng Labo, at kundi maging sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Alam ko pong hindi lang ako yung nag-iisang guro na inspiring teachers, at para po sa kanila ang award na ito. Iniaalay ko po ang natanggap kong award bilang isa sa most inspiring teachers sa Schools Division Office ng Camarines Norte at sa mga kapwa ko, Gurong Camnorteño. At pahabag ko na lang, siguro itong award na ito na matatanggap mo ay isa ito sa maaring mapabilis ang promotion mo, di ba? Hindi ko magiging bahagi po siguro, sir, ng
pagdating ng panahon. Pero hindi ko po ito inisip na... Siyempre ako, siyempre sa may criteria yan, di ba? Pag sa promotion, sino baga naman ang hindi ma-inspire dyan sa ginawa mo, di ba? Siyempre may committee yata sa selection board ba yun? Siguro sir, pag may pagkakataon po. napaka blessed ko lang po na nagkaroon ako ng pagkakataon na maging bahagi ng search. At hindi ko akalain na makakasama pala ako dun sa bibigyan po ng award. Opo. Kaya nga, diba, sabi sa Bible, kung ano yung itinanim, yun din yung aanihin, di ba? Yes po. Nagtanim ka ng kabutihan, kaya award naman ang kuhan para sa'yo. Okay, Ma'am Liz, wala na po akong katanungan. Thank you very much po. At then muli, congratulations sa kagaya mo na nagbigay at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan, mga magulang, at syempre sa ibang mga kapwa mo, guro, Ma'am Liz. Maraming salamat po sa Radyo Pilipinas sa pag-imbita sa akin kay Sir Rick Palacio at kay Ma'am Mangubat po. Maraming salamat po. Okay. Ayan na, magbabalik po ang ating palatuntun ng ating Tuklas Simbayan pagkalipas po ng ilang saglit. Rick Palacio ating kailangan, tagapagbalita sa taong bayan, mayroon pang dagdag sa alaman, kaya siya'y ating pakinggan. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking Rick Palacio Jr. TV. Rick Palacio ating kailangan, tagapagbalita sa taong bayan, mayroon pang dagdag sa alaman, kaya siya'y ating pakinggan. Rick Palacio ating kailangan, tagapagbalita sa taong bayan, mayroon pang dagdag sa alaman, kaya siya'y ating pakinggan.